At ngayong araw to ay magkakaroon tayo ng simpleng experiment at discussion tungkol sa dumping off. Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video nito para malaman niyo kung gaano ba ka-effective yung solusyon natin pagdating sa dumping off. Tara! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jeff at welcome sa Pobreng Magsasaka. Dahil ang pagtulong sa kabataan, maliliit na magsasaka at urban gardener ang ating passion. Dito pag-uusapan natin ang iba't ibang topic na related sa pagtanim at pagsasaka sa pinakasimpleng pamamaraan. At kung bago ka sa aming channel, patuloy na panoorin natin video at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para makareceive kayo ng notification at tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong video at mga update. At yes, mga kasaka at mga kapwa ko urban gardener, ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin yung isa na namang problema sa ating garden. Ito yung dumping off. Ang dumping off kasi ay, ang nag-cause nito ay fungi. Kasi itong fungi nito, ito yung pumapatay, ito yung peste sa ating mga seedling. At I know, kapag ikaw ay nagtatanim at nagpapatubo pa lang, unang-una may hirap magpatubo o magpa-germinate ng seeds. At pag ito yung nakaligtaan natin, yung tungkol sa dumping off, ay mabubisit ka kasi yung ang tagal-tagal mong pinatubo, tapos biglang tumubo ito, eh bigla na lang ito mamamatay dahil sa fungi at nagkakaroon siya ng dumping off. At ang dumping off pala ay kaya naman natin iwasan. At ang naapektuhan ng dumping off ay yung ating mga seedling o yung ating mga pina-germinate na ating mga itatanim. Kasi napaka-fragile pa nito sa mga panahon na to. Kaya ito yung unang-una talagang tinitira ng fungi na to. At ang dumping off ay may iwasan naman. Simple-simple lang naman para may iwasan to. Kailangan natin i-sterilize yung ating soil medium o yung pagtataniman o yung ating pagpapatubuan ng ating mga seedling. Kasi pag na-sterilize natin to, siguradong mamamatay na lahat ng microbes dito. Kahit na yung mga beneficial or microorganism, namamatay din. Pero ang kagandahan kasi dito, kaya na mabuhay ng seedling. Kahit na walang beneficial microorganism, kasi may cotyledons pa to, dito siya kumukuha ng mga nutrients. Yun lang naman yung talagang solution dito. At kailangan pa pag ito'y napatubo na natin, dapat huwag nating hayaan na laging basa o moist yung ating pinagtaniman. Kasi yun ang gustong gusto ng mga fungi. Yung moist at malamig na lugar. Pag walang proper ventilation, dadami yan. At magugulat ka na lang, mamamatay na yung mga halaman o yung mga seedling na pinatubo. Kaya, yun lang naman yung basic. Pero, kung nagkaroon ka ng problema at hindi na maiwasan, technically, kapag nagkaroon na ng dumping off, dinidiscard na tong mga to, yung mga seedling na to, kasi malaking chance na mauubos din yan at mamamatay silang lahat. Kung mura lang naman yung seedling o yung seeds na pinatubo mo, magpa-germinate ka na lang uli ng bago at ayusin mo na, sterilize mo na yung starting soil medium para walang problema sa dumping off. Pero kung gahul ka na sa oras, may oras ka na sinusunod at kailangan magawa yung schedule at wala ka rin oras para mag-antay pa ng another week para magpatubo ng inyong mga seedling o yung mga buto, and pwede natin itong maiwasan. Pero hindi ito 100% sure na lahat ay masasave mo. Kasi ang fungi ay kapag pumasok na sa katawan ng ating mga seedling, dahil ito ay napaka-fragile pa, malaking chance na mamatay ito. Ang magagawa lang natin dito ay may iwasan natin yung mga wala pang fungi sa katawan ng ating mga seedling
ay kaya pa natin save. At ang isang solusyon dito ay ang paggamit ng mga fungicide. Pero dahil ang fungicide medyo mahal at ayaw gumamit ng mga chemical na fungicide o pamatay ng mga fungi, pwede tayong gumamit ng natural. Pwede natin gamitin yung ating cinnamon powder. Yes, masarap ang cinnamon. Pero ito ay magandang pang-cure o panlaban sa dumping off. Dahil meron tong anti-fungal properties, pamatay ng fungi, kaya most likely may masasave ka pa rin kapag ginamit natin ito. At yun yung gagawin natin kasi yung ating mga seedling dito, kasi ilang araw na nag-uulan, hindi na natin na-save. Nagkaroon na sila ng dumping off. At nung una, akala natin kinakain lang kasi ng mga millipedes kasi maraming millipedes dito. Pero nung katagal-tagalan nakita natin na yung sign ng dumping off. Pero nahuli na tayo kasi nagtatanggal na tayo ng 10 to 15 na seeds, na seedling per day. Kaya medyo huli na yon. Kaya sabi sa inyo, pag nakita nyo na kagad may dumping off, kung gusto nyo pang isave, gawan nyo kagad ng paraan. Huwag na kayo mag patumpik-tumpik pa at mag-antay ng ilang araw kasi lalala, mabilis kumalat ang fungi. Kaya dapat, pag nakita nyo pa lang isang beses, solusyonan nyo na kagad. It's either tanggalin nyo, magtanim kayo kagad, o lagyan natin ng cure o solusyon, katulad na itong cinnamon powder. Tara at tingnan natin yung ating mga pechay ng mga seedling. At gagawin natin yung experiment na ito. Kung nakikita nyo, may mga problema na ng dumping off. May mga problema na siya ng dumping off. Ang gagawin lang natin bubudburan natin yan lahat ng cinnamon. Ito yung cinnamon powder. Yung may mga patay na dahil sa dumping off, papalitan natin yan. Pero lalagyan rin natin ng cinnamon para kung ano man ilipat natin, itignan natin kung gano'ng ka-effective yung cinnamon na to. And after few days, makikita natin kung effective ba talaga pag wala masyadong namatay dahil sa dumping off. Kasi everyday may namamatay dito na alaga natin dahil sa dumping off. Yan lang po. Yan lang yung gagawin natin. At bakit natin nilalagyan ng cinnamon to? Kasi ang cinnamon ay merong anti-fungal property. Yan. Pati may patay na ilalagyan natin kasi dyan din natin ilalagay yung bago. Yan. Hanggang sa matapos to, gaya nito, mga bakante na yan yung mga tinanggalan na natin. Pero papalitan natin yan. At maghintay tayo ng ilang araw para makita natin kung effective ba talaga yung cinnamon powder na panlaban sa dumping off. Hintayin natin yan. 4 days after natin mag-apply ng cinnamon powder, ito na po yung resulta. Before, every day ay
nagkakaroon tayo ng problema, nagtatanggal tayo ng 10 to 15 na seedling per day. Pero ngayon, ang namatay lang talaga dahil sa dumping of isa, dalawa, lo, apat, yan, hindi pa patay pero mamatay na yan. Pero meron siya. Apat after 4 days, nagpalit kasi tayo ng mga seedling eh. Ito, lima. Yan. Dati, ang dami nating tinatanggal. Sad to say, kasi nag-uulan, maraming millipedes ngayon. Yan, tinain yung ating seedling. Yan, mga blanco na yan, no? Yan. Patol yan. Wala yung mga upper part. Pero good thing kasi ibig sabihin effective yung ating cinnamon powder. Ito naman sa hindi, dalawa, malapit na pero hindi pa rin patay. Tatlo, apat, lima, anim. Anim ang namatay dito, just after 4 days. Kaya, napaka-effective nun. Tandaan natin kapag, ito yung millipedes, nagiging peste na ngayon yan. Yan, pag tag-ulan, peste talaga yan. At dyan po nagtatapos yung ating simpleng tutorial kung paano solusyonan yung mga problema pagdating sa dumping off. At lagi natin tatandaan na ang prevention ay mas maganda pa rin kaysa mismong cure. Kaysa gumastos ka ng malaki para sa cinnamon powder, mas magandang i-sterilize po muna natin yung ating mga starting soil at kung saan tayo magpapa-germinate para maiwasan natin yung dumping off kasi pinapatay nito lahat ng microorganism na nandun kapag na-sterilize na natin. At we are sure na walang soil-borne disease na mangyayari at makaka-apekto doon sa ating seedling na ginagawa. Tandaan natin na ang seedling ay napaka-fragile. Kaya ito yung prone sa mga diseases. Kaya nga kung sterilize yung ating pinagtataniman o pinag-germinitan ay maiwasan natin yung dumping off. At yan po yung ating konting tips. Sabi nga, prevention is better than cure. Sterilize natin yung ating mga soil na pagpapa-germinitan o pagpapatubuan ng ating mga seedling. At muli, lagi natin tatandaan at sa pobreng mag-isaka, ang agrikultura at ang pangangalaga sa kalikasan ay dapat magkasama. Muli, maraming salamat sa patuloy na panonood at pagtangkilik at panonood ng mga video ng pobreng mag-isaka. Ako nga po pala ulit si Jeff. Keep safe at mabuhay kayo lang.